Magandang tanghali po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Kompletos Recados at syempre makakasama niyo po kami. Ako po si Dennis Derry Santinor Jr. Kasama ko po ang aking partner for the day. Yes, ako po si Vian Douglas. Ayan. Parang maganda ka ngayon, Vian, ha? In fairness. Talaga naniniwala siya, maganda siya. Okay, hindi. Sa isang tao kasi, ang unang-unang maniniwalang gwapo ka at saka maganda ka, ikaw muna. Yes, yeah. Kasi pag ikaw mismo, hindi naniniwalang gwapo ka at maganda ka, wala nang maniniwala. Oo, di ba? Oh, tulad ng mga kasama natin ngayong araw na to, mga batas po, pag-uusapan natin ngayong araw na to, kasama po natin si Attorney Pogi. Bien? Yes. Ito na si Attorney Pogi, si Attorney Mark Tolentino. Yeah. Hello po. May lambing sa dulo, lambing ka na naman. Magkakaroon na naman ng post yan. Palagi ko may ano na, may mang babash na. Wala. Wala akong kinalaman dito, ha? Baka nangangamoy ano rito, nangangamoy suntukan, ha? Nangangamoy suntukan. Kumusta ka na, Attorney? Yes. Okay yung New Year. Love life. Linawin happy naman. Happy, very good, ha? Very good. Pag sinabing happy, ano ba ibig sabihin? Pag lalaki kasi pag tinanong mo, kumusta ang love life mo, happy, minsan ang explanation niya kakaunti eh. Mm-hmm. Pero ang babae, pag sinabing mo, kumusta love life, happy, mahaba. Mahaba. Sobrang explanation yan. Sobrang haba. Ang kagandaan, detalyado. Mm-hmm. Pero nasasabi niya kung bakit siya happy. Pag lalaki, isa lang. One word. Happy. Kaya nga, pag sa lalaki, yeah, si Attorney Pogi. Attorney Pogi, bakit ka happy? Wala lang. Basta I'm happy. May intriga. Ganun lang, di ba? Pero pagka babae, detalyado. Yan. Napakahaba niya. Wala ka na itatanong. Yeah. Correct. Baka saan pa tayo mapunta? Ito na. Okay, maganda ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Maganda ang pag-uusapan po natin, lalong-lalo na sa mga kababae natin nakikinig at nanonood po ngayon. Mm-hmm. Ang pinakaunang kumukover talaga sa atin, after yung mga magulang, yung barangay muna. Yes. So, pagka may gulo. Okay? Mm-hmm. Ito po ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Paanoorin po natin. Problema, issue, chismis, away, bangayan, kaliwat kanan sa anumang sulok ng komunidad, hindi maaaring mawala, lalo na sa isang barangay. Sa isang komunidad na binubuo ng iba't ibang mga pamilya, mayroong iba't ibang mga kaugalian at paniniwala. Malaki ang tungkulin at responsibilidad ng isang barangay bilang pinakamaliit na pamahalang lokal ng bansa, kung saan pinakamalapit sa mga kaganapan sa buhay ng bawat individual na nananahan sa Pilipinas, kung saan dapat nagsisimula ang pagunlad at kaayusan hanggang sa lumawak at maabot ang bawat sulok ng bansa. Mayroon sariling tungkulin ang mga barangay, kaya't napakahalaga ng kanilang presensya sa isang komunidad. Una na dito ang pagsasagawa ng mga inisyal na pagdinig at pagbibigay ng agarang tulong sa kanilang mga nasasakupan. Ngunit sa isang ordinaryong Juan de la Cruz, malinaw ba nilang nauunawaan ang kahalagahan ng kanilang barangay at kung ano pa ang mga responsibilidad nito kay Juan? Aalamin natin ang lahat ng yan sa ating diskusyonan tungkol sa barangay justice system na umiiral sa bansa. Okay, pag-uusapan po natin ngayong araw na to ang barangay justice system. Hanggang saan ang kapangyarihan ng barangay? Oh, yes, madalas yung mga tayo mismo, hindi natin alam kung hanggang saan yung kapangyarihan nila. Yes, po. Kasi po yung barangay is the basic governmental institution. Okay. Pinakamaliit na sangay ng gobyerno. Pinakamaliit yan. Pinakamaliit pero pinakamalapit sa mamamayan. Actually po, yung role po or function po ng barangay very broad po. Mm. Kasi po, when say mayor, executive lang sa city or or municipality. Okay. But when say barangay... May microphone ka, no? Yes, okay. I have a... sorry. Hinahanap ko eh. Nasanay na ako nandito yung microphone mo sa labas, attorney. Sige, balikan natin. Say, pag mayor, chief executive officer siya ng city or municipality or governor ng province or president ng buong Pilipinas. Mm-hmm. But yung barangay chairman, he is the executive officer, chief executive officer ng barangay. Okay. Presiding officer ng sangguni ang barangay. Okay. He's also the chairman ng lupong tagapamayapa. Lupong tagapamayapa. Peace and order? No, that is the parang court po yan ng barangay. Pero so, who handles peace and order? Yes, but iba po yung peace and order, iba po yung justice system. Iba po yun. Ah. Oh, yes po. So we say barangay captain, may role siya sa executive,
may role siya sa legislative, may role din siya sa judicial. Ay, wait. Bakit may role siya sa legislative? Yung siya yung presiding officer ng sangguniang barangay. Anong pinag-uusapan din natin? Of course, he's gumagawa ng batas ng barangay. He's the presiding officer. So very powerful po yung barangay captain. So pwede siyang mag-decide na i-implement ang isang rule? No, presiding officer lang siya. Parang function siya na isang vice mayor. Kasi yung vice mayor, okay. siya yung presiding officer ng sangguniang bayan. Ng mga councilors. Sangguniang panglungsod. Yes. Okay? Pero yung barangay captain, siya yung mayor ng barangay, siya yung vice mayor ng barangay kasi siya yung presiding officer ng sangguniang barangay. Since wala namang vice barangay captain. Yes po. Same time, siya yung head ng court po ng barangay. Ito ang tinatawag na lupong tagapamayapa. That's why ganun kalaki yung responsibility. Parang ano, parang judge. Parang judge po siya. But dapat pala ang barangay captain natin paminsan-minsan tawagin nating judge. Judge. Yes po. Your honor, di ba? Your honor. Your honor. But actually po, ang lupong tagapamayapa is not like a court of justice. Okay? Kasi ang court of justice, the court will decide sinong tama, sinong mali, sinong i-convict, sinong or i-acquit. When lupong tagapamayapa, ang purpose po niyan is primarily for conciliation proceeding. Kung pwedeng i-amicable settlement po yung parties involved, conciliation proceedings. So settlement. Ibig sabihen from settlement. The root word reconcile. Akala ko i-conceal. Oh, yeah. So kung pwede pong i-settle po yung mga parts involved, i-settle na. Ang purpose niyan kasi po ang barangay is a smallest unit ng isang government. Yes. Mm-hmm. So lahat po ng parts involved therein or yung mga residente kailangan may peace. Pangit naman yung kapitbahay mo, kaaway kayo. So, ang purpose ng barangay, isettle kayong dalawa. Saka binibigyan siya ng gobyerno ng kapangyarihan na magdesisyon. Yes po. So, first function, settlement. Pangalawang function, to avoid naman yung clogging ng court cases sa ating court. Kung pwede nang hindi na dadaan sa court, sa barangay lang muna. At saka ina-acknowledge ng gobyerno natin kung ano mang desisyon he may come up to. Kung ano man yung desisyon niya sa isang problema sa loob ng barangay, i-acknowledge yun hanggang sa Supreme Court? Actually po, yung decision po ng barangay, ang tawag diyan is arbitration award or settlement award, okay, has the force and effect of the decision of the court. Yes. So it has the force and effect of the decision of the court. So may pwede siyang i-acknowledge, pwede siyang kilalanin ng Supreme Court. Tama po yan. Parang mas makapangyarihan pa siya kaysa sa Malacanang. Kasi kung ano yung sabihin niya, yung decision niya. Kasi parang kinikilala kami. Well, pagdating sa Malacanang, kasi hindi lahat ng desisyon ng Malacanang legal. Yes po. Minsan kino-question ng Supreme Court yan. Then the Supreme Court will declare the act of the president as unconstitutional. Correct. Pero sa barangay. But sabi po ng Supreme Court, it is not the supremacy of the Supreme Court, it is the supremacy of the Constitution. Of the Constitution. Okay, fine. Pero parang ano, no? Parang ang lakas pala ng barangay. Yes. Kasi sa desisyon niyang gagawin, ina-acknowledge siya ng ano, kinikilala siya ng Supreme Court. Yes, tama po yan. Dahil sa mga kasong hinahawakan niya. Tama po yan. Ay, dapat pala kay Pinoy yung ano sa barangay. Sa barangay muna. But I guess kasi malapit siya sa ano, sa community. Oh, yes po. Ang purpose po kasi ng barangay, kasi ang dami na ng kaso sa municipal trial court, regional trial court, yes. Kung pwedeng iseta sa barangay, barangay muna. So lahat ng barangay, lahat ng mga desisyon sa barangay, attorney, lahat ng mga kaso naka-file? Actually po, hindi lahat ng kaso i-file sa barangay. As a general rule, kailangan lahat ng kaso, but may mga exceptions. Okay. Kailangan na ang kaso na i-file sa barangay, kailangan yung parties involved, kailangan resident po ng same city or municipality. Yes. Okay. Mm-hmm. Pag, if for example, you're residing in Pasay, the other party is residing in Manila, hindi na pwede sa barangay yan. Pwede na dumiretso sa court. But for example, you're residing in Manila, Barangay 1, the other party residing in Manila also, Barangay 10, kailangan na idadaan po sa barangay yan. Pero pwede bang pagkakataon na gawing comparison ng desisyon ng barangay sa Supreme Court? Kung baga gawin ng Supreme Court na gawing comparison kung anumang desisyon ang ginawa ng barangay? Actually po, pag barangay po kasi, hindi kasi siya tinatawag na kaso talaga.
Ang purpose kasi, settlement. Settlement. So it means, walang away na nangyari. Okay. So, settled na. Settled na. So, nagkasundo na. Kasi pag hindi na settled yon, tataas sa court. Ayun. Okay. Yun ang purpose ng Barangay. Ang galing ni attorney! Diba? Ang galing-galing niya ang paliwanag. Pogi pa! Pero ito gusto ko itanong, attorney, ano po ba yung danda ka sa pagtatanong mo, ha? Oo nga, medyo wala sa dito. Baka na... Ay, may ibig sabihin para, mga pensyon na. Para sila, para sa sabi ni attorney, huwag ka mag-alala, pwede ako mag-landi ngayon. Sige, lilinawin ko lang po yung tanong ko sa kanya. Dahan-dahan, ha? Dahan-dahan lang. Pero ang tanong ko lang, attorney, ano po ba yung mga klase ng mga cases na pwedeng sa barangay muna pag-usapan? Pwede bang pag-ibig? Away na pag-ibig. Actually, sabi po ng batas ng... Hindi, attorney, siya nagtatanong. Doon ako marap. Yun. Sabi po ng batas ng local government code, lahat ng kaso dadaan sa barangay if the parties are residing in the same city or municipality. Okay? Pag if they're actually residing in the same city or municipality, pwede nang dadaan sa barangay. Except, pag yung one party is a government or governmental institution, hindi na dadaan sa barangay yan. Okay. Where, or second, when one party is a member, is a public officer, and yung kaso is in relation to the performance of his official function as a public officer. Hindi na dadaan sa barangay yan. Correct. Pangatlo, yung offense. When the offense is may penalty po na more than 1 year imprisonment. More than 1 year. Hindi na dadaan sa barangay. Or fine more than 5,000 pesos. Okay. So pwede mong i-cite na ang kaparusahan nito is more than a year, pwede kong iakyat. Akyat na agad sa court. Hindi na dadaan sa barangay. Sa bagay, hindi naman sisettle yun pag masyado magigat. So yung mga small cases, yung mga walang kwentang kaso, kung pwedeng pag-usapan sa barangay. Sa barangay ba, pwede ka magdala ng abogado mo? Bawal. Very clear po. May specific provision po. Ay, paano kung yung inireklamo kung kapitbahay ko'y kamag-anak niya si barangay captain? Oo, syempre. Very clear po. Ha? Nakalagay po sa ating local government code. Hindi ako nagagalit. Okay. Nagpapaliwanag lang. Ha? Sabi po ng local government code, kailangan lahat ng parties involved in the case must appear in person. Hindi po pwedeng mag-represent po ng isang abogado. Okay. Or kung assuming you are insane, you are a minor, pwedeng mag-represent yung parents mo, kamag-anak mo, but who must not be a lawyer? Ay, ganun? Very clear. Who must not be a lawyer? Bakit? Kasi pag may lawyer, ang settlement, malabo. Malabo ang settlement. So, ibig sabihin, in short, kayo lang mga abogado nagpapagulo. So, hindi naman na kailangan ng abogado. Joke lang! Baka may magalit na namang abogado dyan. Biglang kaya ang purpose po ng barangay, bakit bawal po ang abogado? Kasi kung kayang isettle in an informal way, isettle na in an informal. In casual. Oh, yes po. Tama po yan. Basta yung purpose ng barangay is to settle things around. Yes to po. Settle things. Settle by things settlement. And avoid litigation sa court. Kasi nga marami ng kaso doon. Oh, yes po. So yun yung purpose niya. Tama ba yan? Eh paano yung sinasabi ko pagka mag-anak niya? Pagka mag-anak niya yung barangay captain. Ang lawyer, for example, kasi po ang sistema po ng lupong tagapamayapa. May lupong tagapamayapa headed by the chairman and may 10 to 20 members. Ang purpose po nila, sila yung tinatawag, yung function nila is administrative supervision in all conciliation cases. Okay? Tapos, assuming you file a case sa barangay, hindi po dadaan pa sa lupon niyan. Dadaan muna kay barangay captain. Si barangay captain, isettle muna kayong dalawa. Okay? Kung kayang isettle ni barangay captain. Kung hindi kaya isettle, i-refer ang kaso sa lupong tagapagasundo. Hindi po sa lupong tagapamayapa. Iba po yung lupong tagapamayapa. Sino yun, attorney? Lupong tagapagasundo. Lupong tagapamayapa, sino yun? Yung lupong tagapamayapa, yun ang chairman and 10 to 20 members. 10 to 20 members who are actually residing in the barangay. Ina-appoint po ni barangay captain yan. Ina-appoint ni barangay captain? Na walang sweldo. May politika rin pala dyan. Walang sweldo yan. Okay. Incentive lang, depende po kung may budget ang barangay. Okay. Ang tanong, kung assuming you are employed in a government or in a private sector and you're appointed as a lupon, is it considered, pwede bang bawasan ang sweldo mo kasi mag-absent ka? Kasi you're a kasi may ginagawa kang function as a lupon. Sabi po ng batas, you are considered on official time.
Official time. Yes po. So bawal po na bawasan ang sweldo mo kung absent ka. Okay. If you are performing your lupon function. Lupon tagapamayapa ito. Yes yung, po. Yung, pero appointed ni chairman. Yes po. Mm-hmm. Okay. Sino yung susunod? Lupong tagapagkasundo. Tagapagkasundo. Oh yes. Mm-hmm. Ang lupong tagapagkasundo, for example, assuming you file a case. Pag file mo ng kaso, kayong parties involved, pipili po kayo sa among the lupong tagapamayapa ng tatlong members. Kung sino ang mag-settle sa inyong dalawa. Ah, ikaw mamimili? Oo. Kayong dalawa, pipili kayo sa among the 20 members. Assuming wala kayong mapili, drawn by lands. Bakit parang hindi namin alam yan? Oo nga. May mga ganun ang alam ko lupong tagapamayapa sa mga ano cemetery na. Kasi payapa talaga. Lupong tagapamayapa at saka lupong tagapagkasundo. Yes po. Yun talaga yung peace in order. Yes po. So it means yung three members ng lupong tagapagkasundo, every cases yan. Mm-hmm. Pipili po sila among the 10 to 20 members. So yung parties pipili, kung wala po silang na-agree kung sino doon, drawn by lots. Bakit parang wala ako naririnig na ano, na yung madalas na mapagkama lang akit bahay, barangay tanong. Yun ang problema sa mga barangay captains. May mga barangay officials na hindi alam po ang function nila as a barangay officials. Ito po yung function ng Department of Interior and Local Government. Kailangan i-seminar po yung mga barangay officers natin. On a regular basis. Yes po. That's why we are heavy helpful sa kanila. Doon sa mga barangay captain na kikinig at nanonood ngayon, meron palang ganun. Yes po. Tapos kapag may budget ang barangay, sabihin na natin, yung kanyang lupong... Tagapamayapa. Lupong, hindi ulupong ha. Lupong tagapamayapa. Mm. Meron siyang prerogative, meron siyang pwedeng i-decide kung gusto niyang bigyan ng mga allowances yung mga yon. Yes po. Saan po galing? Depende po sa budget. Pero actually po, nakalagay po sa local government code, walang compensation. Pero may incentives. May incentives. Sino ang magde-decide kung magkano ang incentive? Of course, the sangguni ang barangay. Ayun yung barangay tanod. No, sangguni ang barangay, it means the councilor ng barangay. Or the kagawad. Ayaw nga, may kagawad pa pala. Yun yan. So, bukod pa dun sa mga parang... Iba po yun. So, iba yung barangay tanod, sila yung mga pulis ng barangay. Correct. Okay. Yun ang pagkakamalang kapit-akit bahay. iba yun. Yung sangguni ang barangay, sila yung mga kagawad. Mm-hmm. Sila yung mga councilor po ng barangay. Oh. Sila yung mag-decide, sila yung gumagawa ng batas ng barangay, mm-hmm. But the presiding officer is the barangay captain. So it means the barangay captain is the executive officer ng barangay. The barangay captain is also the presiding officer ng legislative body ng barangay. Mm-hmm. The barangay captain is also the head ng sangguni ang na lupong tagapamayapa ng barangay. Teka muna. Yan. May tanong ako. Yung sinabi mo kanina mga sangguni ang makagawad. Yes. Yung sinasabi mo kanina attorney, pwede silang gumawa ng batas? Tama po 'yan. Pwede silang gumawa ng yun batas. Yun ang tinatawag na barangay ordinance. Okay. Ano yung pwede nilang gawing batas at saka pwede bang yung rule na gagawin nila, yung batas na gagawin nila, pwedeng unique siya at doon lang ipapatupad within the barangay. Tama po 'yan. Doon sa loob. Tama po 'yan. At saka ano-ano ang pwedeng batas ang pwede nilang gawin. Pero bago mo sagutin 'yan, attorney, magko-commercial na muna tayo. Kami po ay magbabalik dito po sa Kompletos Rekadas.